At dahil may pinagmamalaki ka ng iba? Dahil may lalaki ka na? Pagod na ako! Pagod na ako sa buhay na kasama ka! Ha? Layas! 10 taon pa lamang si Radhi nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Malaking pamilya ang kinagisna ni Radhi, kaya hindi na ibigay ang inaasam na pagmamahal at kalinga ng mga magulang. Kalaunay tumigil sa pag-aaral si Radhi at siya ay naglayas at tumira sa palengke kasama ang mga barkada. Malinis to, boy. Yung mga pagkain ng mga tira ng mga customer, yun po ang kinakain namin. Dito ka na lang sa palengke. Walang sasaway sa'yo dito. Kung pera naman ang pag-uusapan, magbenta ka ng dyaryo, tsaka sampagita. Para sa akin, masaya po ako doon sa palengke po. Hindi lang diskarte sa lansangan ang natutunan ni Radhi, kasama na rin dyan ang mga bisyo dahil sa impluensya ng barkada. Para mawala naman yung lungkot mo sa buhay. Ang sa isip ko, hindi na ako mahal ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Yun ang lagi na sa isip ko. Pero malungkot po buhay ko noon. Pero dinadaan ko na lang po sa pagbisyo. Dinadaan ko na lang sa pagsingot ng rugby para pag ginagawa ko po, parang nalilimutan ko po ang lahat. At iba naman po ang pumapasok sa isip ko, kundi gumawa ng kasamaan. Nagpatuloy si Radhi na mamuhay sa lansangan kasama ang mga barkada hanggang sa mapabilang sila sa isang sindikato at natuto siyang magnakaw. Nakikikitain natin dito. Ano bang gagawin natin? Lolobo natin isang tindahan doon. Bisa nyo na, huwag na maraming tanong. Please. Nilalabas po namin yung mga dapat ibenta para meron po kami pang rugby. Sa pagkakahuli na ito kay Radhi, magbago na kaya siya at umuwi sa kanyang pamilya o tuluyan ng malubog sa kasalanan? Pag naghiwalay ang magulang, shattered na ang bata, shattered na ang mindset niya. And the enemy has an opportunity to steal, to kill, and destroy that person. That's so true. Alam niyo po, when parents separate, children often feel overwhelmed and emotionally become vulnerable. They experience feelings of loss, anger, confusion, and anxiety, which can steer them towards a troubled path. Yan ang nangyari kay Radhi. Bukod dyan, Peter, children of broken homes feel unloved and unwanted, just like what happened to Radhi. They feel worthless as their parents chose to separate rather than resolve the conflict between them for the sake of their children's well-being. Tama po yan. But you know what? God's love for us is so profound that He will not let our brokenness prevail in our lives. You may be grappling now and just so overwhelmed and have times of despair. Your brokenness may have pulverized your spirit. You may be on the brink of giving up. You're saying, Lord, napakahirap ito, hindi ko na kaya. But we can hold on to God's promise that He heals the brokenhearted. He binds up their wounds. You know what you need to do? Welcome Jesus into your heart. He will meticulously rebuild all the broken parts in your life and in your heart. He will beautifully mend and restore the shattered fragments of your life. And if you want to experience this promise from Him, all you need to do is follow us in this simple prayer. Let this prayer be the prayer that comes from your heart. Just say, Dear Jesus, I feel so unwanted, so unloved, so discouraged. I was not important enough for my mother and father to mend their broken ways. So my life is shattered. But I now know that you went to the cross for me to fix my life of sin and shame and guilt and to fix my brokenness. So Lord, today, I surrender my entire life to you.
as I bow my knee, humble myself, and repent from all of the things that I have done, all of the sins that I have committed. And so I invite you, Jesus, now to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will set me free and mend all my broken parts together. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. At kung kayo naman ay may iniindang sakit, physical man yan, emosyonal o spiritual, kayang pagalingin ng Panginoon yan. Ang kailangan nyo lamang gawin, lumapit. Lumapit ng may pananampalataya sa Diyos. Ang sabi nga ni James, a servant of God and half-brother of Jesus, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Right now, all you have to do is come to God in humility. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos, nakikinig ang Diyos, nakikita niya ang iyong pinagdaraanan at naririnig niya ang bawat iyak mo sa gabi na tila walang nakakaalam, pero nakikita ng Diyos ang lahat ng yan at kaya kanyang pagalingin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And the Lord is unburdening many who have come to Him through that prayer, and you're already feeling a release in your spirit and in your heart that you're accepted and loved and delivered and set free in the name of Jesus. Yes. And there's someone right now also sick. Meron kayong karamdaman. There's a growth in your left lung. Yes. The Lord is removing that growth this instant. Receive your healing in the name of Jesus. There's also someone with stage 2 cervical cancer. The Lord is healing you completely from that cancer. Be healed totally in Jesus' name. Jesus' name. Peter, there's someone who has a lymphoma. No, isang sakit na naapektuhan ng drainage system ng iyong katawan. But right now, God is draining it, removing, cleansing, healing, restoring you in Jesus' name. Amen and amen. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, hindi lamang kagaling ang pisikal o emosyonal ang inyong mararanasan, kundi buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Apostle John, ang sinumang pinapanahana ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahana ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. If you felt the presence of God while praying with us, let us know so that together we can thank and praise God for His goodness and faithfulness. You can also share with us whatever challenges you are going through right now, and our trained prayer counselors will give you biblical advice and they will pray for you. Our contact information is on your screens. When we come back, we'll have Radhi on the set to talk more about his life's testimony. Hello and welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. And just play, and you know, if you win, you're happy. Kahit mo sino eh, kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. We are back on the 700 Club Asia at kasama natin dito si Radhi Villarde. Welcome to the show, Radhi. Welcome po. Thank you po. So, Radhi, anong dahilan ng paghihiwalay ng iyong mga magulang? Sinabi po sa akin ng tatay ko na meron daw po siyang ibang lalaki. So, nung nalaman ko may ibang lalaki,
At nalaman ko, umalis na po ang nanay ko. Kinabukasan po, hindi ko na po nakita ang nanay ko sa amin. Lumayas na po siya. So doon po nag-umpisa na nag-stoway po ako at nagpunta po ako sa may palengke. At sa pag-stay ko sa palengke, doon po nag-umpisa po yung manlimos. Tapos po, kinakain ko po yung mga tirang pagkain ng mga tao. Lahat po ng mga kumakain sa restaurant, pag may tira, kinakain ko po siya. At doon na po nagsimula yung na paghihingi ko. Tapos, naisipan ko po na magtinda po ng dyaryo, magtinda ng sweepstake. Para kumita. Opo, dahil sabi ko, para lang, para kumita at may makain ako. So, Roddy, bakit sa palengke? Kasi po, meron po ako isang kaibigan na sa batang palengke po siya. Niyaya okay. Niya po ako. Okay, okay. Ilang taong ka nito at paano ka nagsimulang matuto naman na talagang magnakaw na at magbisyo? Noong time po noon, nung nagtitinda po ako ng mga dyaryo, so meron po ako isang kaibigan na niyaya po ako, sabi niya. Sabi niya, sumama ka sa amin. Sabi niya, meron tayong gagawin. So yung pera ko po, hindi ko po alam kung ano pong gagawin sa pera. Binigay ko po sa kanya. Bumuli po siya ng isang bote na rugby. So yun po, doon po nagsimula nung tinuruan po nila ako paano po magsingot ng rugby, nilalagay sa plastic at sinisingot po yung rugby. Doon po natuto yung paggagamit ko ng rugby, pagsisigarilyo, at pagkatapos po, natuto na po akong magnakaw. So, ang ginagawa po namin, pag may tama po kami ng rugby, nagnanakaw po kami ng mga damit doon po sa mga bilya sa may palengke. Tapos ibinibenta po namin. Yung mga pinagbentaan po namin ng damit, binibili po namin ng rugby at sigarilyo po. Grabe, hindi nyo iniisip yung kakainin nyo, rugby lang sa panigarilyo. Totoo ba to, pagka nakakasingot ka nito, parang hindi ka nagugutom? Parang ganun po, hindi po nagugutom. Pero pag what time na bumaba na po yung tama, doon na po, nakakaramdam na po ako ng gutom. Kaya ang ginagawa ko, nagnanakaw po ako ng pagkain. Ayun. Yung panahon na to, Roddy, habang nabubuhay ka at kasama mo yung mga kaibigan mo sa pagnanakaw, hindi ba pumasok sa isipan mo kung ano ang magandang, may maganda ba akong hinaharap o may maganda pa ba akong kinabukasang naghihintay para sa akin? Sa akin po, hindi po sumagi sa isip ko po yan . Kasi po, nung nalulung na po ako sa rugby, para bang nagbablanko na po ang utak ko. At ang nasa isip ko lang po yung gawin ko yung gusto ko, masaya ako sa ginagawa ko. Good time. Opo, tapos masaya ako sa pagnanakaw ko. Yun po, kasi po, parang yun na po ang kinagisna ng buhay ko. Sabi ko, mas masarap pa rin ganito yun na ginagawa ko to, tapos nabibili ko po yung pagbibisyo na. Pero never na sumagi po sa akin na talagang may kinabukasan pa kaya ako kasi blanco na po talaga utak ko at natutuyo po ang utak ko sa rugby na yon. So, Roddy, hindi ka ba natakot na mahuli ka ng pulis? Or ano ba yung edad mo nung first time ka nahuli ng mga pulis? Yung first time po talaga nasabi ko, natatakot din po ako baka mahuli. Pero nung malaon, one time na niyakad po ako ng kaibigan ko na naka-rugby po kami. Sabi niya, meron tayong pupuntahan. Marami po kami mga batang palengke. So, nagpunta po kami doon sa lugar ng isang palengke. Hindi po sa ibang lugar, hindi po sa lugar namin, kundi sa ibang palengke po kami nagpunta. Dumayo na kayo. Opo, dumayo po kami sa ibang lugar. At doon po naumpisahan po namin na binaklas po namin yung grocery, yung pinakandado, dirigari po nila. Tapos pinasok po namin yung grocery at inilalabas po namin yung dapat pwedeng ibenta. Yun po yung first time na... Parang big time na yun, no? Level up na sila. Kasi nilalabas po namin mga sigarilyo po . Mga blue seal pa noon. Mamahalin talaga. Opo, mabili po. Kasi may nagyakat sa amin, malaki, may edad na po siya, kung tawagin po sa City Soy. Tapos, yun po yung first time na pagkahuli po namin, na nadyaryo kami at ang nakalagay, mga batang lansangan na lambat. Yun po yung first time na pagkahuli ko po ng pagnanakaw po namin. Nasa so, 11 years pa po ako noon. Ninulong ka ba? Opo, dinala po ako sa lakap lang po. Tapos, meron pong, yung tatay ko po, may kaibigan pong isang pulis na tinulungan po ako at ang sabi po sa amin na kinausap po nila yung complainant na ang sabi po na balik naman po lahat. So, ang ginawa po, inantrust po yung demanda sa akin. Pero yung iba kong kasama, naiwan dahil may edad na rin po sila.
Naiwan po, tayo, hindi ko alam kung nakalaya na rin po. Basta po, una po akong pinalaya at sinabi po sa akin, i-custody po ako, na-custody po. Mm. Na, tapos umuwi po ako sa amin. Na sabi, i-custody, parang wag na po akong bumalik sa dati, parang ganun. Oo. Pinagsabihan, kumbaga. Opo, pinagsabihan po na wag, bantayan niyo po yan, na ganun po. Na para, pinalaya naman. Pinalik ka sa tatay mo. Po? Sa tatay mo, sa bahay niyo. Opo, sa bahay po namin. Okay. Pero ikinulong ka, no, for a short period of time. So, ano bang epekto nito sa iyo? Naging epekto po sa akin yun na naranasan ko paano po ako bugbugin sa loob ng kulungan. Ah, nagbugbog ka? Opo, binubugbog po ako. Kasi po, lalo na po pag ang kaso mo pag nanakaw, talagang bubugbugin ka po talaga sa loob. Tapos tatakalan ka po ng parang kahoy. So, naisip ko po yung anong nakulong po ko, talagang napakahirap po. Ang laki pong epekto talaga sa buhay ko po. Sabi ko, parang ayoko nang gawin. Pero malaon, parang ganun pa rin. Bumabalik pa rin po ako sa dati. Merong continuation ang story ni Radhi. Radhi, maraming salamat. Pero merong part 2, part 3, part 4. Diba? Grabe ang ano na, ang parang telenovela. Yes. Mamaya sa aming pagbabalik, malalaman natin kay Attorney Jeremiah Belica ang batas tungkol sa mga menor de edad na hinuhuli ng otoridad dahil sa krimen. Abangan nyo yan. We're back on the 700 Club Asia and we have here with us Attorney Jeremiah Belica, who by the way just wrote a book, Rebuilding Foundations, What It Takes, the principles, God-given principles to make a nation stand and be prosperous. So, Attorney Jeremiah, saan available itong libro? Thank you po for the free promotion. But it's available online. They could go to www.pastornimaybelica.com. So, okay. Thank you. Maraming salamat. Okay, pero ang topic, hindi yung libro mo. We'll set another day for this. Yes. But, Attorney, under Philippine laws, a minor 15 years old or under is exempt from criminal liability. But, you know, shall be subject to an intervention program. When a child below 15 years old or 15 years old and below commits, you know, a crime, they are subjected to what you call an intervention program. Intervention programs basically could divide it into three levels. First is doon sa mga hindi pa gumagawa ng crime. Sila ay mayroong tinatawag na mga prevention measures through the barangay Council for Child Protection. So marami silang mga ginagawang mga activities. But for those who are at risk, children at risk, for example, these are the children, street children, o kaya yung mga bata na nag-violate ng city ordinance, they are not yet considered actually as children in conflict with the law because very minor ang kanilang ginawa. So they are still considered as children at risk. They are still not imprisoned, but they are given appropriate measures para i-address yan, supposed to be on a city level. But however, the last portion, these are the children in conflict with the law. So these are children na kahit sila'y below 15 years old, but they actually committed a medyo mabigat na crime, a parricide, murder, robbery, na talagang medyo advanced ng konti yung kanilang maturity pagdating dyan. Meron mga bahay pag-asa na tinatawag po. And these are the facilities where their freedom actually are deprived, their liberty are deprived, and they went through what you call sort of a rehabilitation process. And normally, ito po ay pinamumunuan ng mga local government units and headed by the local chief executive. So, the law actually intends that the intervention should be localized as much as possible. Another thing that is interesting with this with our law right now is even the prosecutor, even hindi pa siya tumutungtong sa court, you could already treat a child as a children in conflict with the law if the prosecutor would see and discern na parang mas mabuti yata na i-intervention program na muna natin sila para hindi na siya dumaan dun sa court proceedings and all of those things. So
it's a little bit of a challenge because, you know, it would take resources, it would take facility, it would take funding. Correct. And not only that, in a Christian sense, it would really take a calling. Correct, correct. An anointing in order to And the involvement to monitor and really know na talagang may positive impact sa kanya, no? Correct. Okay, so what does a minor, when does a minor become criminally liable for an offense he or she has committed? Well, according to the law, which is in Republic Act 9344, which was adjusted in accordance with international standard, 15 years old and one day to 18 years old or before siya mag 18 years old, and if the child who is below 18 but above 15 years old, acted with discernment. So that is the word. Yung discernment, ibig sabihin na iintindihan na niya yung kanyang ginagawa. So not because a child is over 15 and under 18 at nag-commit siya ng crime, automatically na criminally liable siya. So the determining fact is the court needs to determine na iintindihan mo ba ang ginawa mo, no? You know the consequences, you know the effects of that. And the opinion of a social worker really weighs in a lot in the judge's consideration. Otherwise, kapag makita na kahit ikaw ay over 15 at under 18, wala kang discernment, hindi pa rin sila magkakaroon ng criminal liability. But again, supposed to be an intervention program would still be implemented for them even with or without discernment. If you could see really, the law really as much as possible tries to avoid committing a child in an institution. Right, correct. So, so that's one of the features of the law. Which is, for me, it's great that our law, you know, provides such. Ano pa yung ibang detalye na nakasaad sa Juvenile Justice and Welfare Act? And a follow-up question on that is, how effective is this act? It has really become a challenge for many local government units really implementing an intervention program. Not only because that they don't want to implement it, but because of the nature of the work and the nature of the government. No? I think isa sa mga nagkukulang yung iba kung hindi ito ang priority, for example, ng isang local government official, kailangan dyan yung funding requirement dun sa kanilang bahay pag-asa na tinatawag, and sufficient training dun sa mga taong pumapasok dyan. But there are sinasabi nga silver lining na nangyayari pa din tayo nakikita natin, but there are some local government institutions who have Christian and religious organizations who are very much involved in the rehabilitation process. And surprisingly, itong mga LGUs na ito have the highest or the higher success rate because the integration of the child becomes seamless to the community and the support system is actually there because you don't only have the family to take care of the child, but you have the community of faith to take care of the family. Amen. And I think that's one way we have to really see the paradigm of which na ang bata bago naging criminal yan, masuwayin muna sa magulang yan. Correct. No? That is in the assumption na yung magulang is pinangangaralan yung kanilang anak. May sinusuway talaga. May sinusuway talaga. So I think that is one of the things that we also need to remind our fellow implementers in the government na look, the parents patriae principle na sinasabi that the state is a secondary parent to the child should not take away the primary responsibility of the family. What are some flaws in this law and what do you think must be done with those flaws? Well, kung meron man. Yeah, very interesting question because I think the crafters of the law, although everybody is in unison of looking after the welfare of the child, but we have to be careful on which worldview actually, which lens are we looking at when we look at a child? And whose responsibility is rearing up a child? At ano ba ang isang tao? Ang tao ba ay liability sa pamahalaan? Or is it an asset? If you invite a pastor and show him a child who is problematic,
like Pastor Eric here, makikita niya, wow, there's a entire future ahead of him. This will become the future leader. There's, they are treasures out of darkness. Yes. But if you would try to look at it at, on another sense, sabihin nila, ah, yan yung mga bata na future na maging magnanakaw, criminal, at dapat natin pahirapan. So, I think one important thing that we need to clarify is that ang bata ba na to ay may sakit? Or is there a organic problem of sin dito sa bata na ito? Because even the Bible says, spare the rod and spoil the child. Right. Meaning sin is really inside and embedded sa mga tao. Yes. So without that recognition, you cannot legislate a law enough to remove the sin from the heart ng bata. And I think it would go to the way that we come up with this legislation and actually adjust it in a way. So preaching of the word is very important, and you know, allowing, of course, we cannot use government funds to ilagay sa specific na mga groups and organization ng mga churches, but we can actually open the doors and allow the ministration of the word, right? Because without that, we cannot really restorative justice would only be good in paper, but without the cross of Christ, it's correct, not going to work. Correct. Well, hindi magkakaroon ng lasting change. Yeah. Pero the interesting, all you need to do is open the doors. That's right. And I'm sure many churches, many ministries would like to help, would love to do that, restore someone back, especially cause them to become godly Christians, you know, for the community. Yes. Maraming salamat, Attorney Jeremiah. It's never enough time when we're talking about this. Grabe talaga. Thank you so much. Thank you, thank you. Magbabalik kami, huwag kayong aalis. It is in our family that we can feel love and learn to love others. God created family to be central to His plan for His children. He created it to be the fundamental building block of a society. But what happens to God's plan when that family is broken? Gaano man kawasak ang iyong pamilya o personal mong buhay. Remember, God's plan cannot be thwarted as stated by Job in the Old Testament. I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. God can heal wounded families. He can restore broken families and lead them to move forward to the purposes for which He created them. He can turn their mourning into dancing, bind their wounds, and set them free from being imprisoned in darkness. But we must trust in His love and never give up. The Apostle Peter says, "And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you." Thank you all for watching, and thank you to all our faithful partners who helped make the daily broadcast of the 700 Club Asia possible. If you want to be a partner of this mighty work of God, call us or scan the QR code on the screen. Bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Raddy, malalaman natin kung ang pagkakahuli sa kanya ng otoridad ay magiging daan tungo sa kanyang pagbabago. Abangan ninyo! Ngayong Martes. Kahapon napanood natin kung paano namuhay sa palengke at natuto ng iba't ibang bisyo si Raddy. At dahil sa pagnanakaw ay nahuli siya. Ito na kaya ang simula ng kanyang pagbabago o tuluyan siyang mapariwara. Minsan nga parang gusto ko pa noon makulong eh. Kasi po, sa kulungan, libre pagkain. Patuloy natin subaybayan ang kwento ni Raddy Villarde. Dito lang sa The 700 Club Asia, Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.